Naging emosyonal si Pastor Donald Olivar ng Kabanatuan City matapos ibahagi sa programang Count Your Blessings ni na former Governor Cherry Umali at Dr. Kit De Guzman ang kanyang kwento tungkol sa naranasang milagro na lalong nagpatibay ng kanyang pananalig sa Panginoong Diyos. Ayon kay Pastor Donald, taong 2011 nang magkaroon siya ng malalang sakit sa baga na ikinahina ng kanyang katawan at halos ikamatay nito. Itinago niya ang karamdaman sa kanyang misis at anak at nagpa siyang umuwi ng Aurora upang doon magpagaling kasama ng kanyang magulang. Halos mawala na ng pag-asa noon si Pastor Donald. Tatlong araw na siyang hindi makabangon at matindi na ang sakit na kanyang nararamdaman. Ngunit dahil sa isang pangyayari ay nagbago ang kanyang pananaw matapos na tila kausapin siya ng Panginoon isang alas tres ng madaling araw. Ang tanong ko niya sa spirit ko, narisig ko sa spirit ko, hindi ko po nga alam kung gising ako tulog, ano? Pero rinig na rin ko sa spirit ko na sabi niya, nung ikaw ay malakas, nasaan ka at nasaan nanay mo? Sabi ko, nasa Kabanatuan po ako, nanay ko narito. Ngayon na may sakit ka, nasaan ang nanay mo? Sabi ko, narito sa tabi ko. O di ba sabi ko sa iyo, anak ko ikaw, nasaan ako? Alam po niya, iyak ko ngayon. Nasa tabi mo. Ang sabi ko lang po sa ganun, Lord, sorry, sorry, nag-alinlangan ako sa kabutihan mo sa akin. Wala po akong ibang nasabi niyo, kanya ko di, sorry, sorry, Lord, sorry. Kasi doon ko po nakita na ramdam na ramdam ko yung pag-akat ng Panginoon sa akin. Nakarating ako ng CR, nakaihi ako, sumisigaw ako sa kabahayan namin. Sabi ko, Nay, nakakalakad na ako, nakakalakad na ako. Matapos ito ay bumalik si Pastor Donald sa Kabanatuan City upang ipagtapat sa kanyang misis ang nangyari. Nang magpa-CT scan ay nakita sa computer room na mayroon siyang apat na lung tumors. Ngunit nang makuha at ipasa ang resulta sa doktor, tila isang milagro na biglang nawala ang mga bukol sa kanyang baga. Kaya ang po sabi nga nung doktor sa akin ay ganito, paano nangyari? Dala po niya yung resulta, dala rin niya yung plato nung CT scan. Sabi niya, paano nangyari? Bakit nawala? Sabi niya ganun. Rinig na rin ko po ang sinasabi niya yun. Isa pa rin po sa mahalaga tagay yung iba tagay magtiwala sa Panginoon. Kaya pong mga po kasi nagtuturo na wala na rin may Rachel. Wala na, eh, paano niyo? Paano ko sasabihin, aagrihan kayo sa naranasan ko? Sa kasalukuyan ay patuloy ang pagpapalakas ni Pastor Donald. Natuto siya na pangalagaan at pahalagahan ang kanyang kalusugan. Itinuro din niya sa mga interviews ang natutunan mula sa mga nakausap na herbalist doctors na kanyang isinasagawa ngayon. Ito ay ang acronym ng New Start na ang ibig sabihin ay nutrients, exercise, water, sunlight, take food on time, air, rest, at temper. Para kay Pastor Donald, tunay na mahirap ang magkasakit, ngunit naniniwala siya na walang mahirap na kondisyon basta't mananalig at magdarasal sa Diyos. Paalala niya, ang tunay na kagalingan ay nagmumula pa rin sa Panginoon. Para sa Balitang Unang Sigaw, Amber Salazar.